gusto niyong unahin. Okay? Dapat kahapon pa itong vlog natin patungkol dito sa Smartmatic libel or defamation case, which is $2 billion laban sa One American News. Okay? Alam niyo naman na ang Smartmatic ay very controversial. Okay? So, napag-usapan na namin ang ilang beses ni Attorney Glenn Chong ang tungkol sa kanyang mga nadiskubre and even accusation, affidavits and everything na alam ni Attorney Glenn Chong na nang daya sa eleksyon ang Smartmatic. Yan sa kanyang affidavit na yan. So kahapon, actually, no, 2 days ago, magkasabay na, halos magkasabay yung desisyon ng korte dito sa Amerika at sa Supreme Court sa Pilipinas. Kasi April 17, nang sinabi ng Supreme Court na nagkaroon ng grave abuse ang COMELEC dito sa pag-disqualify sa Smartmatic, kaya hindi sila nakasali dito sa bidding nung nakaraang taon. But i-reserve po yan. Okay, ang issue na yan dahil si Attorney Glenn Chong ang expert dyan. Actually, may schedule kami na interview. I think that's tomorrow, di ba? Friday na yun sa Pilipinas. So tomorrow, may interview kami ni Attorney Glenn Chong. So ang pag-usapan kong muna dito, kung paano nagwagi. Paano kami nagwagi o paano nagwagi itong One American News laban sa Smartmatic? So mga kababayan, okay? Noong 2020, tignan natin. Noong 2020 ay finaila ng case Smartmatic, ito. Smartmatic settle, okay? 2 billion case. Okay, 2 billion. Okay, kami NPR tayo. Okay, pakita natin. So hindi nakakaalam, noong April 17, tama, kasabay ng desisyon ng Supreme Court sa Pilipinas at ang dito naman sa Amerika. So basahin ko lang yung news. Ayan yung title sa NPR. Okay, voting technology company settles lawsuit against One American News over 2020 election claims. So noong 2020 election dito, di ba matindi yung Biden and Trump na inaakusahan yung mga kaalyado ni Trump ng nagsisinungaling daw or sinampahan yung mga kaalyado ni Trump na mga like Fox News, ang Fox News nagsettle sila ng 700 something million, Newsmax, Mike Lindell at marami pang ibang personalities. At isa na dito yung One American News na kinasuhan ng Smartmatic dahil sa paninirang puri daw or defamation case na sinasabi ng One American News na nagkaroon ng rigged election o pangdaraya nung time nung 2020. Okay, so mainit na usapan niya sa Amerika. Ngayon, mga kababayan, basahin ko lang yung report. Sabi dito, voting technology company settles lawsuit against One American News over 2020 election claims. Okay, in Washington, a voting technology company targeted by bogus fraud claims related to the 2020 presidential election settled a defamation lawsuit Tuesday against a conservative news outlet. Yung conservative outlet yung One American News nga kasi pro-Trump yun eh. Ngayon mga kababayan, sabi dito, the settlement between Florida-based Smartmatic and One American News Network is the latest development in a larger legal pushback by voting equipment companies that became ensnared in wild conspiracy theory falsely, claiming they had flipped votes and cost former President Donald Trump re-election. Kasi yung claim doon, di ba, na-denya si Trump, denya ng Smartmatic, da-da-da-da-da, at marami pang iba. Ngayon, sabi dito, in a statement that the company said it had resolved its litigation with OANN through a confidential settlement. Okay? Through a confidential settlement. Nag-settle sila. The dismissal of its lawsuit was filed in federal court in the District of Columbia. Chip Babcock, a Houston-based attorney representing the news outlet, confirmed the case had been resolved but said he was unable to disclose any of the settlement terms. Okay. Ngayon, bakit natin pinag-uusapan? Di ba last year, mga palangga, pumunta si Attorney Glenn Chong
dito sa Amerika. At isa sa mission niya ay magbigay ng testimonial o ng declaration dito sa kaso ng One American News. At ang One American News, actually, ang kinasuhan ng Smartmatic for worth $2 billion defamation case. Ang gusto kong ikwento sa inyo, noong nalaman ko yon, naisip ko na what if last year, di ba nakwenta ko na rin, what if kaya akong tawagan ko o mag-email ako o you know, makipag-connect ako dito sa Fox News, hindi pa nanalo yung ano, yung Smartmatic was it? Dominion? Doon sa case sa Fox News. Ngayon mga palangga, naisip ko na tawagan ang Fox News at saka OAN. Okay? Okay. Fox News, 700. Okay? 750. Okay? Okay. Defamation. Okay, tingnan natin ito. Okay, ito. Fox News, ito, noong April 18, actually, noong April 18, ayun na, Fox, Dominion ang nag-file ng case sa kanila pala, kanya. Fox, Dominion reached 787 million settled over election claims. So, yung Fox News, kinasuhan ng Dominion. So, natalo ang Fox News, kaya nag-settle sila ng 787 million. So, si OAN kinasuhan ng Smartmatic. Actually ang Fox News ata kinasuhan din ng Smartmatic. Pero ito yung catch ng storya natin. Bago nag-settle ang Fox News, nag-email ako sa kanila. Tinawagan ko pa, hindi ako nakakuha ng right person. So to cut the long story short, walang nag-reply sa akin sa Fox News. So in-email ko ang One American News. In-email ko sila, tinawagan ko pa. Nag-respond sila. Ano yung sinabi ko doon sa tawag ko? Ang sabi ko, yung Smartmatic, may issue sa Pilipinas ng pandaraya. At yung isa sa kaibigan ko, which is Attorney Glenn Chong, you know, kung gusto nyo nang mag-testify siya, at mag-testify na, yes, na mayroon talagang dayaan na nangyari sa Smartmatic sa Pilipinas. So, sumagot sila hanggang sa, mga kababayan, eto na nga yung declaration ni Attorney Glenn Chong. Hindi niyo pa ito nakikita. Ito po yung declaration ni Attorney Glenn Chong na pinorward namin last year. Okay? And this is, of course, maaring ito yung pinakamalaking dahilan kung bakit nagsettle o nagkasundo na lang at hindi na itinuloy ng Smartmatic yung $2 billion na kinaso nila sa One American News. Kung nakaka-follow kayo sa ating vlog, si Attorney Glenn Chong ay ginreel, okay, na mga abogado ng One American News para magpaliwanag siya kung ano yung nalalaman niya sa dayaan sa election. At ito po yung declaration ngayon na hawak ko. Hindi natin ito babasahin lahat kasi na-explain na ito ni Attorney Glenn Chong lahat sa aming mga vlog, sa aming mga pag-uusap. So basahin ko lang ha, ito, para lang sa kaaluan na ng lahat, nakikita niyo yan, di ba? Katunayan na ito ay legal document yan, available actually yan. Yan oh. Oh, ayan. Ang sabi dito sa declaration, in the United States District Court for the District of Columbia, Smartmatic USA Corp. Holding BV and SGO Corporation Limited Plaintiffs, Hearing Networks Inc. DBA, One American News. See that? One American News. So sabi dito, declaration of Glenn A. Chong, in support of OAN's motion for partial summary judgment on actual malice. Sabi ni Attorney Glenn Chong, my name is Glenn Chong. I am over the age of 21 years of sound mind and otherwise fully competent to testify. All the facts contained in this declaration are based upon my personal knowledge unless stated otherwise and are true and correct. And if I called as a witness, I could and would testify as follows. So, hindi na nagkaroon ng chance si Attorney Glenn Chong na mag-testify kasi nag-settle na yung Smartmatic USA. So, sa tingin nyo,
Ano yung dahilan? Nagkataon lang ba na kinonta ko yung OAN? Then I message Attorney Glenn Chong na, oh, sumagot na yung OAN, kayo na mag-usap, abogado sa abogado. So, eto na ngayon declaration. So, dito sa pangalisan na declaration niya, number two. Sabi na Attorney Glenn, I am a licensed attorney and certified public accountant in the Republic of the Philippines. I previously served as a member of the House of Representatives in the Philippines from 2007 to 2010. As a consultant for election protestants, and as prior protestant myself, I have witnessed and have personal knowledge of the conduct of Smartmatic Philippines Inc., subsidiary of plaintiff, SGO Corporation Limited. Okay? And the performance of this electronic voting system supplied to the Philippine Commission on Elections for National and Local Elections beginning in 2008. So, hindi ko na babasahin lahat. So, dito, nakalagay election irregularities. Okay? Ito yung sinabit ni Attorney Glenn Chong sa korte dito sa in support sa One American News. So, 2010 election tampering, ayan, pinag-usapan na namin yan, nandyan sa vlog niya. What else? Okay? Anong sabi dito? Election tampering? Ang dami. Ito, election rigging 2013. Oh, imagine mo yung pag-ipaglaban ni Attorney Glenn Chong. 2016, election tampering. Ayan, yun yung kay Kuting. Ito, basahin natin yung kay Kuting. Kasi, di ba, the reason why si Marcos Jr. at si Attorney Glenn Chong ay, si Attorney Glenn Chong sumuporta since 2016 hanggang nanalo mga buwakan ng Ginemis dahil sa expertise ni Attorney Glenn Chong dito sa pakikipaglaban nga sa pandaraya sa halalan. But again, dito sa kanyang declaration na pinresent niya, okay, dyan, dito sa Florida nga, dito sa Amerika, nakalagay dito, election tampering for the 2016 national and local elections, I reviewed certified audit logs of the Smartmatic Voting Counting Machines or the VCM using Smartmatic software. Certified print logs and the Smartmatic Canvassing Systems officially decrypted ballots, images, and the metadata of all transmitted election results to the transparency server. Basahin ko lang yung may pangalan dito na Marcos Jr. Okay? Dahil ang itong laban ni Attorney Glenn Chong na binaboy ni Liza Marcos at ni Kuting Jr. So imagine ninyo, okay, nakalagay dito sa kanyang declaration, okay, ito. I have subsequently performed analysis of 2016 vote counts at incremental times during election night. My analysis showed Vice President candidate Marcos was leading in the polls before 7:30 p.m. script change. His lead, however, started to decline after Smartmatic script change. An additional anomaly I found is that the highest populated areas that favored VP candidate Marcos, such as Manila and Region 1 and 2, were transmitted to the transparency server first. Yet the lower density areas that favored VP candidate Robredo mostly came in after Smartmatic script. Okay? So ayan nakalagay ang ano ni Marcos. Nakita nyo? Okay? Again, hindi ko na po babasahin dahil napanood nyo na ito kay Attorney Glenn Chong. Gusto ko lang ipakita sa inyo na isinalaysay ni Attorney Glenn Chong dito sa Korte ng Amerika ang kanyang nalalaman sa pangdaraya sa halalan. At kaya naman, sabi niya dito, okay, on June 15, Smartmatic disqualification, on June 15, 2023, hindi na to mahalaga. Okay? Ito ang babasahin ko. So again, okay, ito ang pirma ni Attorney Glenn Chong. Ayan, pinirmahan niya yan. Okay? Again, tomorrow, pag-uusapan natin to. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo mga kababayan, sabi ko nga doon sa repost ko, panalo kami. Okay? Yung panalo ng One American News ay panalo ni Attorney Glenn Chong, panalo ni Maharlika. Na napatunayan ni Attorney Glenn Chong na sa Amerika may laban ang katotohanan. Pero dyan sa Pilipinas, malabo kang manalo kapag si Liza at si Marcos Jr. ang nandiyan dyan dahil lahat yan rigged.
rig yan, lahat yan pinakikialaman ng mga jutang ginimis na ito. So ano yung pinupunto natin dito? Na-save ng One American News ang kanilang $2 billion na dinidemand ng One American News. Hindi ko naman, acknowledge o kinukuha ang lahat ng credit ni kay Attorney Glenn Chong. Of course, pagsisikap ng attorney, ang gagaling ng mga lawyers ng One American News. But do you think, ang question ko, nakatulong ba itong declaration ni Attorney Glenn Chong sa One American News? Definitely. Kaya nga, I am thinking na mag-reach out. Okay, kila Mike Lindell, yung iba pang mga kinasuhan ng Smartmatic. Pero napaka-powerful ng katotohanan. Okay? $2 billion umatras, nagsettle si Smartmatic. Ano yung pahiwatig? Ibig sabihin, ang Smartmatic natakot kay Glenn Chong na makapag-testify sa korte. Kaya imbis na makarating pa sila, wala nang trial. Kasi nagsettle na sila eh. See that? Pero sa Pilipinas, ay pinapuran ng Supreme Court ang Smartmatic kasi daw ang decision daw ng COMELEC to disqualify sa ang Smartmatic sa bidding, you know, ay abuse of power. At again, we will talk about that tomorrow with Attorney Glenn Chong, but we have to congratulate everyone here na sabi nga ni Barkadahan, forever the truth will prevail. So, panalong-panalo si Glenn Chong dito, mga palangga. Panalo din kayo. At napaka-powerful ng ating messaging power. Kaya yung mga, yung kayong lahat, napaka-powerful talaga. Kaya naman, tignan nyo ang inyong, itong si Lisa Tanas, ano pa tayong film natin? Actually, siya yung bida dito. Si Lying Lady, na kidnapper, ay na desperado na. Okay, desperado na ang bruha. So mga kababayan, pinanood nyo ba? Actually, mas marami pa yung live viewers namin ni SAS kanina kumpara dito kay Taberna na obviously na si Lisa talaga ay isa ng I'm sorry, hindi ko naman nilalait ang mga labandera, pero talagang alam mo yon, para talaga siyang hindi nabayaran na labandera palangga. Okay? Wala naman si Sassy, hindi niya ako sasawayin, wala na siya, so okay na yun. But again, para siyang nalugi, okay? Para siyang nalugi, tinakasan siya ng kanyang amo. Kumbaga, binudol siya. Yung ganun yung itsura ni Lisa. Pero, mga kababayan, nakikita ninyo na dun sa interview na yon na sinasabi niya, I'm not gonna stoop down on their level. Hindi talaga tayo magka-level, Lisa. Dahil ang level mo pang kidnapper. Ang level mo pang sangga, no? Ang level mo gurguran. Ang level mo pang haras, pang ape, pag nanakaw, smuggling, and everything. Yan ang level mo. Kaya hindi ka talaga, hindi mo kayang bumaba sa level namin. Okay? Kasi mas mababa ka. Doon ka sa ilalim, sa pusali ka. So yun. Okay? So ngayon mga kababayan, actually ang iba niyang mga, what do you call it? Napag-usapan na namin yung itsura niya, na hindi nagsusuklay, di ba? Anong drama na yung kanyang suot na short ni Lisa, parang 3-10 sa ukay-ukay, di ba? Ako naman, bumibili din ako sa ukay-ukay, pero yung sa kanya, para lang talaga siyang, walang ka-dignidad yung itsura ni Lisa Tanas. Kasi pag first lady ka, mga palangga, dapat may grace and poise ka. Meron kang you are dignified, Di ba nakakita ka ba ng, di ba, yung elegant ka, elegante, ganyan-ganyan. Walang ka elegance. At sabi ko nga kanina, the fact na nagpa-interview siya ay isang senyales ay nagpapakita ng pagiging loser. Loser, bangag, o maybe under the influence of what? Pulburon or alak. Okay. Doon sa interview niya, itopic muna natin yung tungkol sa akin na binanggit niya. Alright? Ngayon sabi ng hitad, okay. Parinig siguro natin, no? Parinig natin ng bonggang-bongga.
kahit saglit lang, ang kanyang pinagsasabi. Okay? Parinig natin ang bonggang-bongga ng pinagsasabi ng Hitad. Okay. 38 yun eh. Alam ko yung times patent nun. Okay. Okay. Ito. Okay ha? Okay. Ito. Sabi ng Hitad. The heck? Oh. Bakit nagsi-zero in? Dali lang ha. Baka may mambubudol. Ayaw. Okay, babasahin ko na lang. Bakit ayaw? Okay, ito. 30. One more time. One trial na lang. Ito. I met Maharlika in 1997. You're sitting in Ilocos. Can I come to your house? So she came. I didn't know her from... Okay, hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Okay. Natawa ba kayo? Okay, sabi ni Corduroy, eto. Okay, basahin ko na lang kasi tinranscribe ko na. Alright, tinranscribe ko na ng bonggang-bongga. Doon sa interview niya kay Taberna, tinanong siya, kasi ang una tinanong about Glenn Chong, about kay Sas, about yung mga kritiko nila. Okay, na dati nilang kakilala, dati nilang supporter. Ang sabi ni Taberna, how about Maharlika? So, sagot ni Bangag, okay? I met Maharlika in 1997. Kaya sabi ko, Bangag na Bangag talaga. Sabi niya, I met Maharlika in 1997. We were still in Ilocos. Sabi niya, halimaw talaga sa mga din Scorpio. Sabi niya, can I come to your house? Sinabi ko daw, in 1987, kung pwede daw ba ako pumunta sa bahay nila. Nasa college years pa lang nyo, nung panahon na yun, mga palangga. Although may Jonakis na ako noon, ng bonggang-bongga. Hindi ko siya kilala, okay? Tsaka, hindi kami nagkita noong 1997. O, narinig nyo naman, hindi kami nagkakilala noong 1997. Kaya sabi ko, anong nakain? Anong natira nito? Sobrang sinungaling na, bangag na bangag talaga. Imagine mo, ito yung statement niya, I met Maharlika in 1997. We were still in Ilocos. Sabi niya, can I come to your house? Sabi ko daw, can I come to your house? So she came. I didn't know her from Adam. Diba? Sabi niya, oh, bidyo-bidyo. Nag-bidyo-bidyo daw ako. Balikan natin, noong 1997 ba? Analog pa lang tayo noon. Paano ako magbibidyo-bidyo? Diba? Sabi niya, oh, bidyo-bidyo. Okay. Paano ko ba nakilala tong hinayupak na to? Bakit ako lang yung, eto, Lisa ha, bangag ka talaga, oh. Ayan, minabuti kang screenshot. Yan po yung first time ko siyang, dumi naman ang phone ko. Ayan, first time ko po siyang nagkita kami, Church of San Agustin, Paway. Ayan yung picture namin ng Hitad. O, oh, diba? O, oh, payat-payatan pa ang lola niyo dyan. Yan ang unang picture namin. Okay, anong kwento niyan? O, oh, ayan, see? Ayan, November 25. Ayan, again, Church of San Agustin. Ayan, see? First Lady Imelda Marcos. Okay? Andyan, see? Ito pa isa. Oh, anak ni Amy. O, oh, si Matthew. Ayan ako. O, oh, payat-payat. Payatola pa lola mo. Okay? O, oh, ayan, si Kuting. Ayan si Kuting mga palangga. Ayan, oh, November 25 yan. Ayan, okay. Yan yung pinapakilala ko ni Lisa kay Kuting. Ayan Lisa, bangagay. Nakatira kang jineupa ka. Oh. Tirang, ayan po ang picture namin. Ayan, oh. So ngayon, mga palangga, okay. Ayan, oh. Si Lisa sa Tanas ang nagpakilala sa akin kay Kuting. Ayan, yan ang siya nagpakilala sa akin. Ano, temo kami, nakakamay pa kami. So it's na, hindi 1997. Kaya sabi ko, lakas talaga ng tama nito. Tapos ito pa nga yung alindog ko dyan, oh. Ayan, oh. Ah, oh, 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 oh. Oh, Lisa, oh, ayan ang alindog ko. Kaya tawag-tawa talaga ako. Na sinabi niya, 1997. So, paano kami nagkakilala? Unang-una, napakasinungaling mong jutang Genemis kang kidnapper ka. Okay, na tumawag ako sa iyo noong 1997. All right?
Sabi niya, nabasahin natin. Sabi ni Pemodama, pagkakaalam niya siguro 2007, in 2017 pala. Ang layo nga eh, di ba? Ang layo talaga. Saka sinabi niya dito, mga kababayan. Okay? Ang sabi niya, tapusin natin yung kanyang video. Okay, so she came, I didn't know her from Adam. Oh, bidyo-bidyo, ganyan-ganyan, nagde-demonstrate pa siya, nagbidyo-bidyo daw ako. Sabi niya, I think Bong was governor, and then during elections, she was there. Oh, ganun pa. Then suddenly, she flipped. Ganun, nag-ano daw ako, nagbumaliktad. Sabi niya, nag-ganun-ganun pa siya. Huh? Sabi niya, ano nangyari? Sabi niya, wow. Sabi niya, I hope the money you got is worth the friendship you lost. Sabi niya, let's put it that way. Unang-una, Lisa, hindi mo ako tinuring na kaibigan. Ako, tinuring mo na what ginamit mo kung katulad ng panggamit mo kay Sas, kay Glenn Chong, kay Attorney Vic, paggamit mo kay Inday Sara. Okay? Tsaka, bangag ka, hindi tayo nag-meet ng 1997. At never akong tumawag sa'yo. Okay, stop ko muna yung kwentong yan. Okay. November, ang nag-ulit-ulitin ko, yung mga kapalo sa akin, ang nag-imbita sa akin, si Senator Amy, yung kanyang secretary, na kung pwede, ako ay pumunta sa kasal ni Kara and Michael. Demo, Kara and Michael, nasa hashtag pa yan. That was 2017, November 25. May message ako. Okay? Hindi ako lumapit sa'yo, gaga. Hindi ako lumapit sa'yo, bangag. Okay? Magsuklay ka, maligo ka. Diba? Sabi nga si Sas, magpa-hot oil ka. O kaya kahit kung nag, you know, basta, dugyot ka. Kaya tama nga talaga na ikaw ay inside mother o nanay ka ng mga dugyot na vlogger. Okay, hindi ako lumapit sa'yo. Okay? Si Senator Amy, ang kanyang staff, ang nag-invite sa akin. It just so happened na nandiyan ka sa event na yan. Tandang-tanda ko pa, di ba? Nung time na yon, nung nakita mo ako, ikaw ang lumapit sa akin. Ang sabi mo, oh, hi, Maharlika. Oh, thank you for supporting my husband, my family. Yun ang, sabi ni Ignes, 1999, unang pumutok ang 5110. Correct. Di ba? So, sinungaling nga eh. Kaya talagang binabagsak niya yung kanyang sarili kasi bangag talaga. Kaya sunog na sunog ka ng bonggang-bongga. Lalo ka namin dudurugin. Wag, hindi mo pwedeng ibahin ang kwento, ang narrative. Kuya, divert mo. Yung pagiging kidnapper mo, smuggler mong yawa ka, hindi namin aalisin sa social media. So, balikan natin yung pagkakilala. During that time, sa kasal na yon, siya yung lumapit sa akin. So, di ba, nakita niya, nagkamay ako kay Kuting, da-da-da-da-da. So, nung time na yan, hindi kami nagkuhaan ng number. Okay? Dahil hindi ko naman ugali yung magpaka-feeling close. Doon ko rin na-meet, actually, si Attorney Glenn Chong. Nung time na yon, actually, hindi pa kami masyadong ano ni Attorney Glenn Chong nung mga panahon na yon, mga palangga. Okay? So, kaya itong babaeng ito ay sobra talagang nuknukan talaga. Sabi ko sa inyo, nuknukan talaga ng kasinungalingan itong si Lisa Marcos. Itong si kidnapper na Asma. Lahat ng kalokohan nasa kanya na. So, ngayon, ito. Diba? Ano yung pinost ko? Kasal, diba? Okay, where's that kasal? Okay. So, yan yon. At dito si Attorney Glenn Chong. Okay, pakita ko lang ng bongga-bongga. May picture kami ni Attorney Glenn Chong today. Ayan. Ayan din yung picture namin ni Attorney Glenn Chong. Yan yung first time kaming nag-meet. Pero hindi pa kami masyadong nag-ano dyan. Ayan. So yung mga yan, mga panahon na yan, may program po, kasi 4 days yata kami doon. So may mga program, may mga dinner. So binibigyan na lang kami ng programa, nakalista na kung saan kami pupunta. At isa sa programa na nakalagay doon sa aming itinerary ay sa bahay ni Kuting. Okay? Bahay ni Marcos Jr. Tapos actually nung time na pumunta kami, ito pa, okay. Ito pa. Ito yung aming first time din na meeting ni Senator Amy. Oh, nakita niyo 'yan. Oh, that is what? November 24 bago yung kasal. O, ayan, a-catch. O, yan ang meeting namin, Lisa, ha? Huwag kang bangag-bangag. O, ayan, a-catch. O. Ayan po yan. O, kaya gusto nating pasinungalingan itong si
Lisa Ahas. So yung ano na yan, oh, nung gabing yan, 24 yata, yan yung time na dumating kami, may party. Ayan, nakalagay yan sa itinerary namin. Nakita nyo, November 24. O, ayan, a-catch. Then, Lisa, ha? Napakasinungaling mo, hindi ako tumawag sa'yo noong 1997. Alam mo, nakakatawa talaga tong babaeng ito. Tumawag daw ako noong 1997. So, ipapakita ko nung next namin na pumunta na kami sa bahay ni Kuti. Alright, ito na si Kuti. Ngayon, oh, ito na. Ito. Natapos yung kasal. Okay, ipapalala ko sa'yo kasi bangag ka. Well, dahil sa ebidensyang hawak natin, kasi nandito naman yung mga pictures eh. So, nung natapos na yung kasal, 25 yung kasal, di ba? So, 25. So, the next day, mayroon na namang event sa itinerary namin. So, ito na yung nasa bahay na kami ni Kuting. Okay? Ito na sa bahay namin ni Kuting. Ito na yun, na-interview ko nga si Kuting. Ayan, oh. Nakatanya? Oh, paway. Okay? Paway. Ayan, Lisa, ha? Bangag ka. Hindi yung 1997. Ayan kami ni Kuting. Okay? So, dyan sa bahay nila, Palanga. O, oh, ayan pa nga si Ivan Oy. Ayan, Ivan Oy. O, oh, ayan, ang mga picture. Yan ang DICT mo. In fairness, mabait naman yung wife niya sa akin. Okay? Binigyan ko pa nga ng chocolate kayo, di ba? Kasi ganun yung gesture ko, eh. Binigyan ko na mga, yun, isang bar na chocolate lang naman. Okay, yung mga yan. So, kayo, may makuha akong picture dito. So, eto ngayon, ang picture na yan, andito yan si Lisa Ahas. O, ayan. O, di ba na-recognize mo yan? Lisa, bahay mo yan. Ayan, nagpa-picture ako dyan. O, ayan, bahay mo. Alright? So, ngayon, ito. So, may picture naming dalawa. Okay? May picture kami. I have video. Okay? Tignan natin kung nandito siya. O, ito, actually, ito ang kinasal, o. O, ayan si Kara. Ayan yung kinasal. Alright? O. Ngayon, hindi ako tumawag sa iyo noong 1997, ha? Huwag kang bangag at wala, huwag kang sinungaling. Okay. Ayan, oh, bidang-bida, oh, di ba? Anong-ano niyo ako dyan? Tuwang-tuwa kayo sa akin kasi sinusuportahan ko kayo. Oh. Oh, ayan si Senator Ivy. Oh, in fairness, maganda naman. Oh, ayan si Senator Ivy. Ayan ako. Ayan, si, ayan yan yung si Kara. So, yun yung asawa ni DICT Secretary. Just very, ano, very typical na event na yan. Wala natin picture. Pero parang wala kaming picture ni Satanas, ha? O, wala. Si Kuting lang. Kasi busy-busy yan siya. Pero naalala ko ang mga pangyayari yan. Okay, wala pala kaming picture. O, see? Hindi ako nagpa-picture sa'yo. Kasi natatandaan ko baka naka-duster ka rin dyan, eh. Tapos yung panty mo hanggang suso mo. Ang istorya niyan, nagpasalamat ka. Tapos, kinuha mo yung phone number ko. Ayan, sabi ni Evil. 1997, singhot queen na siya. Ha? Kinuha mo yung number ko kasi sabi mo, let's get in touch, da-da-da-da-da, thank you for supporting Bong sa kanyang electoral protest, da-da-da-da-da-da. So, tinext mo ko. So, ikaw, anong natira mo nung in-interview ka ni Taberna? Ilang gramo o ilang... O, yan ba, baka ikaw tumira ng 400 kilograms na pulboron nang nawawala doon sa raid. Di ba? Baka ikaw ang tumira noon, kaya nawala, kaya bangag-bangag ka. See, mga kababayan, kanina sa vlog namin ni Sas, pinakita ko yung resibo. Pinakita namin yung resibo ni Sas. At ako naman, pinakita ko yung resibo, okay, sa inyo, na what? Na tayo ay nasa tamang kaisipan at nagsasabi tayo dito ng katotohanan. Actually, ang mission ko doon, mga palangga, is magkawang gawa. Ayan ko napapansin nyo, after kong mag-Ilocos. Ayan po, nasa elderly ako, home of elderly ako. Ayan o, oh, Quezon City. Ayan, yan ang mga ginawa ko, Lisa. Yan dapat ang ginagawang bilang isang first lady. Kaso, lying lady ka nga. Nakita mo ang kaletsihan mo? Ito, gusto ko lang ipakita sa inyo, mga kababayan, kasi ano to eh. Dokumento, ano to eh, ebidensya ito. Ayan ang mga pinaggagawa ni Maharlika noon. Okay, I think nandito pa tayo. Teka, tingnan natin ito. Okay. Ito yata yung pinuntahan kong burial, yung namatay na may pinuntahan kaming bata pa, tapos batang ina, tapos yung mga anak niya maliliit.
sa Batangas ba yun? Or basta somewhere. Sa dami kasi ng mga kawang gawa. O, ito pala. Ito pala palangga. Alright. Ito, may video tayo. Ayan po ako, oh. Nagsasalita. Ayan ako, oh. Ayan ang lola ninyo. Ayan yung mga elderly. Okay? Yan ang mga elderly. Mga tinulungan natin. Okay? Anong pecha yan? Oh, November 28. Ayan po yan, November 28, 2017. Imagine mo, right after kung umaten dun sa kasal, sa Social Climbing 101, ito talaga kasi ang mission ko sa Pilipinas. Ayan, so pumunta pa nga tayo, ito pa. Pumunta pa ako sa, ano tawag dito? Sa DSWD, ito, sa, nag-donate pa tayo sa, ano yun, yung Home for Elderly. Ayan, Lisa, o yan ang ginagawa mo dapat. Bilang First Lady, ayan, nag-donate pa tayo dyan palangga. Yan ang mga ginawa ko nung umuwi ako sa Pilipinas noong 2017, nung na-meet kitang Jutang Genemis. Okay, enough for that picture. So ngayon, eto, mga kababayan. So pinapakita natin na nakatira si Lisa nung in-interview siya ni Taberna. Ilang gramo kaya natira niya? Alright? Buhay pa yung, oh yeah, oo oh, nga no, yes. O, kita ninyo, ito pa yung suot ko. Yeah, you're right. Sabi ni ano, siya nag-comment, buhay pa yung baseball, yung cap. O, may nag-comment, nawala ka pala nga. O, yeah, you're right. O, tignan mo. O, yan yung suot ko. O, tama, ang galing, o. Ayan, o, yan yung suot ko na cap pa rin, o. Ayan, o. Yan po yung pala yung tinulungan ko. Nakita nyo yan ako? O, bongga mo. Yan yung tinulungan ko na nanay, batang nanay, na mayroong namatay ang kanyang mga anak. Ay, namatay ka. Namatay siya, tapos iniwan niya yung mga batang maliliit. So, tignan na natin. Thank you for reminding me, ah. Oh, ito na nga. Sandali, tignan natin. Oh, ayan si Mahal. Ayan, moving tayo. Oh, ayan pa yung sombrero ko nung time. Payat pa ako dyan. 2017. Okay, here's the thing. So, malinaw na ang first lying lady ay isang bangag na bangag pa sa asawa niya at nuknukan ng kasinungalingan. Desperado, gustong manira, at gustong magpaawa effect. Doon sa interview mo, may mga drama-drama pa na, kinukwento niya nung siya daw ay nagtuturo sa Iloilo, at hindi daw siya nangangarap na meron kasi daw mga napanira na kaya tinatag niya yung love for all na yan para gagamitin niya sa election niya. Eh ako ang nagsabi noon, ako lahat ang, halos lahat ng kritisismo binanggit niya doon, ako, tapos sabi niya, sabi niya, kung nakita mo naka-wheelchair, iba talaga. Ang bigaon, alpot, patutot, ang drama-drama mo. Ah, ako, nung nakakita ako ng mga naka-wheelchair, tinulungan ko. Hindi ako umati. Eh, gumawa sila. Eh, nung pinakidnap mo, yung dalawang bata, actually, dapat ang kikidnapin mo eh. Limang personalidad, limang tao. Nung pinakidnap mo, ang dalawang bata, pina-extract mo. Ikaw ang mastermind. Sa Turkey, naiyak ka ba? Tapos sabihin mo na sa Iloilo, nakakita ka na naka-wheelchair, kawawa talaga, da-da-da-da-da, bigaon, alpot patutot. Di ba, napakasinungaling mong babae ka. Dapat pa kayong mawala dyan sa kinauupuan ninyo dahil masyado kang pag-victim at hindi i-epekto yung kababuyan mo, kasinungalingan mo sa taong bayan. O, ano pa pinagsasabi mo dito? Ano mga drama-drama niya? Ang dami mong pa pinag-e-epal dito. Okay? Sabi pa nga niya dito, ay tapusin ko muna yung kanyang statement sa akin. Okay, mamaya na yung mga okray-okray. Napatunayan ko sa inyo na hindi po ako tumawag kay Lisa Canas at hindi rin po kami 1997 kasi analog pa lang yung wala pa nga akong telepono during that time eh, noong 1997. Diba, beeper pa lang yata yun. Wala rin akong beeper. Nakikibeeper lang ako sa kapatid ko. Oh, anyway, so here's the continuation, mga kababayan. Sabi niya, diba kanina, sabi niya, kasi sinasuggest ni Taberna na may tao sa likod ko. Okay? Gusto niyang sabihin na ako ay bayaran. Parang ganon. Para kaya sagot ni Lisa, I hope the money you got is worth the friendship you lost. No, Lisa. Hindi ako nang hinayang sa friendship kasi hindi mo ako tinuring na kaibigan. Akala ko, ako ang nagturing sa'yo kaibigan. Yung pala, demonyo pala ang akala kong kaibigan. At not only that, smuggler na, kidnapper pa.
never ever akong makikipagkaibigan muli sa kidnapper, smuggler, at sinungaling katulad mo. Okay? Ikaw ang kumakamkam ng pera ng bayan, loan vetor ka na, kidnapper, smuggler, lahat na mga palangga, lahat ng kasamaan nasa babaeng ito. Na kay lying lady Liza Marcos. Sabi mo pa, let's just put it that way. Sabi niya, wag na lang daw i-entertain. Wow! Kung ayaw mo ma-entertain yung critics o yung natawag yung basher kami, in the first place, bakit ka hindi nag-supply at bakit dugyot ka, humarap ka sa camera para magpa-interview ka? Ha? Kung ayaw mo, sabi mo, I don't wanna stoop down on their level, chuchu. Bakit ka nag-effort? Isa kang loser, isa kang bangag. Isa kang may saltik na 1997, sinasabi mong nag-meet up tayo. Wala ka sa tamang kaisipan. Kailang mana ka sa asawa. Gusto mong isave ang asli kuting dahil sa issue ng pulburon na Adictus Benedictus, lalong nanganganak ang kasinungalingan ninyo na paghalata. Tuloy ang pagiging bangag na bangag ninyong magpamilya. Sama mo na si Tabernang parang tatangtango, no? Yan ang aso mo. Asong julol. Diyos ko, mga palangga. 31-10-1997. Ayan, oh, thank you palangga. So, noong 1997, ganito yung phone noon, walang camera. Oh, ayan. Actually, meron ako niyan eh. Meron ako 31-10. Napakamahal niya noong unang panahon. Diyos ko, mga second hand na nga lang yung nabibili natin. So, may 2110 pa nga yung malaki, no? Meron, actually, meron akong, ang meron akong 2110, 5110, basta mga ganun. Bangag ka talaga. As in, nagagalit ka na sabihin kang bangag. Tapos paawa ka, nakakita ka ng, dapat ka nag, what? Nagkakaroon ka ng acting workshop? Ha? Mag-acting workshop ka dahil hindi effective ang iyong dramang kasinungalingang jutang genemes ka. Pinagloloko mo ang 120 million, inilagay mo lalo sa pusali ang iyong pagkatao. Actually, pagkaahas. Hindi pagkatao, pagkaahas. Ito pa mga kababayan. Sabi pa ng jutang genemes. Okay? Okay. You know, sabi niya, there's a saying, unhappy people will want you to be equally unhappy, right? Ikaw, na sinasabi mo kami, unhappy kami kasi inaano ka namin, binabash ka namin, kaya ganito kami, ikaw ang malungkot. Tignan mo, nagre-reflect sa pagmumukha mo. Yung corduroy mong peslak, ikaw ang unhappy. Sa kabila ng pagnanakaw mong jutang genemes ka, sa kabila ng pangingitnak mo, lahat na sinaid yung na pera ng bayan, ikaw ang unhappy. Ikaw ang taksil kayo ni Kuting, lahat kayo mga inayupa kayo kahit dapat hindi na kayo aabuti ng susunod na sona. Hay na hay ka. O, sabi mo pa, di ba tayo, tawa lang tayo ng tawa? O, tamang tawa, tamang ano ka lang, tamang amats. Malakas ang amats mo. Hindi na nga mukha, hindi na nga natutulog si Smug, sabi ni Pamsun. Nakita mo ang itsura mo? Corduroy, yung peslak mo. Di ba? Wala, kulang ka sa skincare, kulang ka sa pagsuklay, lahat. Ang sabi pa niya dito mga palangga. Oh. Tapos sabi pa pala niya no ni Taberna. Okay, babalik ako doon ha, sabi niya. Doon sa kay Maharlika nga sa vlog. Sabi niya nagba-vlog siya every day. Okay? At yung mga tao rin ni-repost din. Pero hindi naman ganun kadami ang basta-basta naniniwala. So anong ibig sabihin nito? Kasi bago sila mag-interview, nag-usap yan sila. Kaya lalo silang nalulubog sa kumunoy. Masyado silang affected. I am in Liza Tanas nerves. Every single day, hindi siya makatulog kasi naiisip niya kami, nila Sas, Glenchong, at Vic Rodriguez. Kaya naman nataranta na hindi ginagamit ang utak bangag-bangag at nagpa-schedule ng interview. Kung hindi sila apektado sa amin, hindi siya dapat nagpa-interview at binrush off, in-ignore niya ang mga kritisismo kung ito ay kasinungalingan o hindi sila naapektuhan. Bakit binabuti niyang itry at sabihin sa 120 million Filipinos, which is hindi naman nanonood sa kanya,
Diba? Kakarampot na nga lang ang viewers nila. Lasokong-soko sa pagbumuka niya. Okay? Na pinagpapapatulan niya kami na nag-e-exercise lamang kami ng aming freedom of speech. At lalo na ako, ini-exercise ko ang pag-e-expose ng lahat ng mga kidnapping activities ni Lisa, smuggling, okay? Ni Michael Ma, na sinasabi niya doon na mayaman daw, at si yung kanyang kapatid ay nagbigay pa sa election campaign. Kaya nga, pinag-usapan namin ni Sas, hanapin namin sa Comelec. Sas, that's your job. You're good at that. Okay? Hanapin natin, kulitin natin ang Comelec. Magpalabas kayo kung nakasulat dyan na si Martin Araneta at si Michael Ma ay nagbigay sa election campaign o campaign donor sila ni Cuting Jr. Kita mo? Ang sinungaling ay nahuhuli sa kanyang bunganga, katulad mo, Lisa. Ganon talaga. Kapag ikaw ay bangag, wala sa tamang katinuan kung ano-ano yung sinasabi mo. O, ano pa sabi niya? Don't you think there's a designed effort? Ay, sabi pala ni Lisa. Don't you think there's a designed effort? O, tapos sabi naman ni Taberna, o, doon nga ako papunta eh. May nakikita ka bang na may concerted effort? Tapos sabi naman ni Lisa, o, you think? Of course, who does that? Ano, sino? Sabi niya, nagbulahan pa ang mga djunga, mga satanas, nagbulahan pa. Sabi ni Taberna, it's about money. Oh, tanong ko sa Taberna, magkano kaya binayad sa'yo ni Lisa? Ah, tanungin kita. Sige nga, kung nagkabayaran kayo, magkano ang binayad para magpa-interview? Ah? Kung ibinenta mo ang kaluluwa mo kay Lisa, magkano, Taberna? Magkano kung ibinenta mo ang iyong dangal na ayon sa ating mga source, madalas naman ibinibenta mo ang iyong kaluluwa. Oh, 'di ba? Magaling si Lisa. Bakit hindi kayo magbayad ng mga intel para mas laman nyo kung may tao sa behind sa akin? Alam ng taong bayan na ever since independent ako, lahat ng presidente ay kinabog ko lahat yung mga yan. When I say kinabog, ay kinoriticize ko ang kanilang mga ang akalang administrasyon. Ngayon, ano sabi ni Lisa? No, sabi niya, just this, they do this if you're the president, sabi niya. Sabi ni Lisa, if you're the Philippines and I'm the first lady, no. Hindi ka first lady. Okay? Then Scorpion, ano tawag natin sa kanya? Ha? Hindi ka first lady, fake ka, lying lady ka. Oh, at fear, nakakatakot, nakakasyokot yung mukha mo. Oh, sabi pa niya dito, mga palangga, do you think I can do that? Sabi niya, oh my God. Sabi niya, I just call Romania. Ito yung pinag-usapan natin ni Sas. Kung siya daw ay parang gagawa siya ng something bad about me, tatawag lang daw siya sa Romania. Kaya tinatanong kita kanina, sino ang tatawagan mo sa Romania para magpagurgur? I-report natin sa FBI itong message mo. Okay? Ito yata ang hinintay ng FBI sa iyo na magmutawi sa bunganga mo. Sino ang tatawagan mo sa Romania? Hitman? The fact na ini-entertain mo sa thoughts mo, sa basag-basag mong pag-iisip na isang tawag mo lang sa Romania para what? Magpagurgur? Sino ang tatawagan mo sa Romania? Hitman? Assassin? Sino, Lisa? Sagutin mo sa taong bayan, sino? Bakit alam mo? Bakit sinong tatawagan mo? O yung mga tinawagan mo kaya sa buhat mo na nakatumulong sa'yo during sa election? But we're not talking about election kasi tapos na. So sino ang tatawagan niya? Ay, ako daw ang pinag-fear, sabi ni Jomar Alan. Sino ngayon? Yeah, fear lady. Okay? Hindi siya fair lady. Fear. Nakakatakot. Worst lahat. Sino, beast lady, sabi ni Feli, sino ang tatawagan niya sa Romania para what? Kasi pinutol niya, hindi niya tinuloy. At saka yung vlog ninyo, sinungaling ka, Taberna, hindi yun live. Nirecord nyo, nilive mo. So doon pa lang nagsinungaling ka na sa taong bayan. Mga sinungaling kayo, pare-pare kayo, pagbulin ko kayo eh. Ngayon, ito sabi pa niya, it's called Romania, but it has to stop. Tawag lang siya daw sa Romania, pero dapat tumigil na. Dapat daw matigil na kami. Hindi mo kami mapapatigil, lalo na ngayon, lumulubog ka sa pinakamabahong pumunoy. Oh, sabi pa niya, the Filipinos are not like that.
Well, yung tunay na Pilipino, ikaw kidnapper ka. Sinungaling ka. Behind the scene, ikaw ang nagbabayad sa mga dugyot. May ipinalabas na nga ako dyan eh, na message ni Patricia Martin at isang dugyot na patay gutom, okay, na binabayaran ninyong vlogger para atakihin kami. Pero hindi kayo umeepekto. Imagine mo, Lisa, kung gaano ka bitter loser. Hindi umeepekto ang iyong mga bataang dugyots. Kailangan mo pang magsalita at ibaba ang sarili mo sa pinakamababang pusali para i-defend ang iyong asawa at i-defend ang iyong kapatid na kasabwat sa smuggling business niyo, ni Michael Ma. Nakita mo? Wala epekto yang iyong mga dugyot kasi kailangan mo pang magpaka-show nga bells. Sabi pa niya dito, mga palangga, okay, this cannot be. Hindi daw dapat ito nangyayari. Tapos sabi pa nga, it has to stop. Well, well, well. Sabi nga ni Sasa, sanay kami sa bardagulan sa kanto, kaya hindi mo mapapatigil ang mga taong bihasa sa boldyakan sa kanto. Ikaw, okay, umaarte ka lang na alta ka. Diba? Hindi naman sa pagmamaliit. Okay? Dahil kami naman ni Sasa, galing din naman kami sa kahirapan. Kasama kayo dyan. Eh, ang pamilya mo, eh, utusan lang pala sa Hacienda Luisita. Mamaya babasahin ko ulit itong message sa akin ng kamag-anak ni Maroas. Sabi nito, ni Lisa, the Filipinos are not like that. Let them be. Let them do their thing. Do you think, sabi niya, we can do that? Ang ibig niya sabihin, do you think we can do that? Yung magpagorgor or something na maggawa siya ng ano, magawa siya ng bagay na masama. Putol-putol lang eh. So, doon sa interview, sabi niya, do you think we can do that? We can do that? The gurgur. Okay? Sabi niya, you're the president of the country. Okay? Sa tingin niyo ba, hindi namin kaya yon? Eh, presidente, ang asawa ko. Kaya namin yan. Tatawag lang kami sa Romania. Pero ang palabas niya, yama, the irony of the kasinungalingan na kunyari ayaw niyang manakit, ayaw niyang magtegi, pero gumagamit siya ng mga proxy ng mga tao to harass me, to harass Macanas, to harass Glenn Chong, to harass everybody na nagkikriticize sa kanila. So again, itong babaeng to ay nuknukan talaga ng kasinungalingan. Okay, sabi pa niya, o sabi naman niya Taberna, well, actually, a lot of people are saying, Tagalog pala to. Okay, tinranslate ko kasi to sa English kasi pinorward ko dun sa BFF ko. Sabi ko, sa BFF kong ano, magaling. Sabi niya, well, actually, a lot of people are saying, yeah, sabi ni Taberna, well, ano yung sinasabi ng tao? Sabi niya na, it's easy for you as a lying lady. Sabi niya, ikaw ang first lady, ikaw yung lying lady. Tapos kinorek pa niya uli si Taberna. Okay, and don't see that, fierce lady. Nagbiga-biga pa siya doon. Gusto po, ang corduroy mong muka. O tapos sabi ni Taberna, hindi ba madali lang para ipa-take down ang YouTube accounts, Facebook accounts, TikTok accounts? Talagang wala kayong, talagang, you know what? Ang mga utak nyo talaga, mukhang nilun, ano na, talagang nilamo na ng pulburon. Sinasuggest mo pa, ibig sabihin, Taberna, tignan mo, kaya dito sa pananalita niya, alam ninyo na nagpapa-take down sila ng page, kaya nga na-take down yung dalawang page ko. Tapos syempre, alangan naman sa interview na yan, sasabihin niya na, ay oo, pina-take down namin ang dalawang Facebook ni Marika. So mismo sa bunganga ni Taberna, behind the scene, nag-uusap yung mga yan eh. Na i-first lady ka na eh, kaya mong ipa-take down. That is abuse of power. Kaya daw ipa-take down ang mga Facebook o mga social media account. Syempre, ang drama-drama nila sa unyo, we're not gonna do that. Biga-biga. Syempre, nasa harap ng camera. Pero hindi nila naisip na mas matalino tayo. Matalino ang taong bayan na yung kanyang pinagsasabi ay hindi dapat sinasabi na first lady ka, pwede mo ipa-take down ang lahat. Pag first lady ka, pwede mong pa-take down ang lahat. Taberna, tanungin kita. Pwede ka magpagurgor ng Facebook. Gawain nyo. That is a confession. Sabi ni Minda Diaz, you are right. Nakatunayan, sila ang nagpapatake down ng mga Facebook posts nyo, not only sa akin. Sila talaga tinatarget nila. Dahil inilabas ko na yung ebidensya ng assistant secretary nila na si Patricia Martin na pinag-uusapan kami ni SAS na din, ginamit pa nga nila ng Diyos, we're praying na sana mapatake down yung
page ni Sas at ni Maharlika. Kasi kami ay nag-criticize kay Martin at kay Martin Romualdez, kay Tambalasus at kay Lisa Tanas. Kaya sabi nga nila, tinitignan nila kung may mga batas na pwede kaming kasuhan. O tapos sasabihin mo, kunyari wala kang ginagawa, Lisa. Ha? Na mismong nahuli sa mga tao mong mga sunga. O, dahil hindi nyo kami makasuhan, dahil hindi express namin ang aming kalayaan, pamama, pagpagsasalta dito, kaya ginawa nyo ng paraan para ipatake down ang page ko at ang page ni Joey. Hindi kayo nag-iisip ng matino. Hindi ito pang matalinong pag-iisip, pang bangag. Nahuhuli sa isda, sa bunganga ng isda, ang tunay, ang mga kasinungalingan ninyo. O ano pa sabi niya dito, mga palangga? Sabi, ang sagot ni Lisa, oh, think about it. Sabi niya, can you believe? Sabi niya, when Bong ran for president, sabi niya, we won 30 million. We did not cheat. Kasi ito naman yung sa tungkol sa election. Dahil binabanggit niya doon na si Attorney Glenn Chong daw kasama nila sa 26 ng in-admit naman niya nakasama si Glenn Chong. Paano nasabi ni Glenn Chong na nag-cheat sila? Ganyan-ganyan. Sinungaling ka. Kaya nga kung si Glenn Chong ay nagsisinungaling na ikaw ay nakipagsabwatan sa Smartmatic, ha? Bakit ayaw mo kasuhan? Nagkakaso ka nga, gumagamit ka nga ng tao, ayaw mo lang lumaban ng head-on. Kasi ilulubog ka namin sa Kumunoy. And also, tignan mo, natalo ang Smartmatic USA sa defamation case na 2 billion sa OAN. At ang nag-isa sa dapat sa maging witness at nagbigay ng declaration ay si Glenn Chong. Natakot ka, no? Kasi hindi ka mananalo sa mga taong nagsasabi ng katotohanan. Kasi nuknukan ka ng kasinungalingan, Lisa Tanas. O sabi pa niya, hindi sila nag-cheat. Sabi niya, we did not cheat. Do you think we're going to cheat? Try losing by 225. Ito yung vice presidency. You were the, sabi niya, it hurts. Sabi niya, it hurts. Sabi niya, napakasakit, Kuya Eddie. May paganong-ganong pa. Napakasakit, Kuya Eddie daw. Diyos ko, kachipan mo, Lisa. Okay, sabi niya pa dito, so yung mga, you know, they're making batikos, ganyan-ganyan. They're making batikos of Bong, na-addict daw, na-bangag-bangag. Yun ang sinabi niya dito. Did Bong ever answer? Oh, hindi nga siya sumagot. Ikaw sumasagot ang mga dugyot mo. Pero actually, maganda nga ginagawa ni Kuting. Pero dapat magpa-drug test siya. Kasi malapit na ang hearing sa Senado at ang investigating agent ay magpipresent siya. Ipapaaray namin kay Senator Bato, dahil pag hindi kinaaray ni Senator Bato, ang investigating agent papunta dyan sa Senado, si Bato naman ang aming boboljakin. Kaya kung talagang ayaw mo matawag ang asawa mo na bangag, ipapulburon test mo siya. Sabi mo din sa salta si Kuting, ikaw ang taga-sagot sa mga what? Kadugyutan. At napaka-low, low, low, low ever first lady, lying lady na magsagot sa mga kritisismo. Isa lang ang ibig sabihin niya. Nabubuang ka na. Tama ang sinabi ko sa inyo, di ba nakaraan, nai-vlog tayo, na umiikot ang kanilang tumbong, di ba, na naaaning na sila, I think that was my word, naaaning na itong mga jutang ginimis na to. Di ba? Yung driver, inimbestigahan na yan, sabi ni Pam Scott, yung loan driver, okay? Sige, we'll finish this palangga, itong message, itong sulat ni Lisa. Ayun nga yung interview niya. Sabi niya, sabi niya, did Bong answer it? Sabi niya, sabi nga ni Bong, I will not dignify that. Yung sinabi ni Pangulo Duterte na bangag-bangag siya. Alright, tapos sabi niya dito, okay, maputol ako. Ayaw niyo nga sumagot, pero inutusan niyo si Berilio Moro Lazo ng PIDEA na pwersahan, papirmahin ng affidavit ang mga agent, mga PIDEA agent na nandoon during that time na dapat i-raid si Marcos Jr. at si Terry Terry dito sa Rockwell na ito. Pinapirma mo, Lisa Tanas, inutusan mo si Lazo, ha, mag-asabwat kayo na pilitin na mag-sign ng affidavit para pasinungalingan ang nilabas ni Maharlika na dokumento na si Kuting ay minsan noong March 10, 11, dapat ay huhulihin. Diba? Dahil siya ay nagpupulboron. So, sinungaling ka. Hindi nga sumasagot si Kuting, pero gumagapang ang kademonyohan mo. It just so happened na ikaw, hindi mo mapigil yung nga bills mo dahil bangag ka nga.
kaya lalo kang nalulubog. Thank you.